na White Army at Red Army sa Russia. Tumagal ito hanggang 1922. Sa pangyayaring ito, halos mahigit 9 milyon ang nasawi at karamihan doon ay mga sibilyan. Ito pa nga mga utol yung nagkaroon tayo ng mga refugee na mga White Russians. Kung napanood yung isang video ko na in-upload, yung 5 kasaysayan na hindi nyo alam. Ayun, meron tayong mga 6,000 mahigit na mga White Russians na refugee dahil sa gerang ito ng White and Red Army, okay, sa Russia. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Dahil mainit ngayon ang issue mga utol sa usaping pangkapayapaan ng mundo, yun ang magiging topic natin. Ang 10 pinakamalalang digmaan na nangyari sa kasaysayan ng mundo. Ano-ano nga ba ang mga ito? Siyempre, dahil alam natin ngayon no, medyo may iringan na nangyayari o may sigalot na nangyayari sa Ukraine at sa Russia. And wag na nating isama pa yung panggigiit sa atin ng China at yung mga nangyayari pa rin sa mga sa paligid o sa yung mga civil war na nangyayari nitong mga nakaraang dekada, 'di ba? Parang tuloy-tuloy naman yung mga napipintong pwedeng mangyaring gera eh. So, ano nga ba ang mga 10 malalang digmaan na nangyari sa kasaysayan ng mundo? Alamin na natin mga utol. Number 10. The 30 Years War. Oo, gaya nga ng sinabi ko, ito lang naman ang tagal na inabot ng digmaang ito. Ito ay naganap sa pagitan ng Catholic at Protestant states sa Central Europe noong 1618 hanggang 1648. Ang digmaang ito ang isa sa pinakamatagal at pinakamadugong digmaan sa Europa at halos nasa 8 milyong katao ang nasawi dahil dito. Grabe. Number 9. Isipin mo mga utol ha. Parehas Kristiyano yan no? So anong pinaglabanan nila? Usaping relihiyon? Parang mali eh no? Malino na maggera ng tungkol sa relihiyon, 'di ba? Kaya ako wala akong relihiyon. Tuloy na natin ha. The Chinese Civil War. Ang digmaang ito sa China ay nag-umpisa noong 1927 sa pagitan ng gobyerno ng Kuomintang at Communist Party of China. Nagtapos ang digmaang ito noong 1950 at umabot sa mahigit 8 milyong katao ang nasawi dahil dito. Number 8. 1927 to 1950. So 23 years mga utol yung gera na ito sa China, ha? Sobrang tagal, 'di ba? Tuloy na natin. The Russian Civil War. Oh, eto. Noong 1927, pagkatapos ng Russian Revolution, ang digmaang ito ay nangyari sa pagitan ng tinatawag noon na White Army at Red Army sa Russia. Tumagal ito hanggang 1922. Sa pangyayaring ito, halos mahigit 9 milyon ang nasawi at karamihan doon ay mga sibilyan. Ito pa nga mga utol yung nagkaroon tayo ng mga refugee na mga White Russians. Kung napanood yung isang video ko na in-upload, yung 5 kasaysayan na hindi nyo alam. Ayun, meron tayong mga 6,000 mahigit na mga White Russians na refugee dahil sa gerang ito ng White and Red Army, okay, sa Russia noong mga panahon na yon. Okay, tuloy na natin. Number 7. The Dongan Revolt. Ang digmaang ito ay naganap sa pagitan ng Hans o Chinese ethnic group at ng Huas o mga Chinese Muslim. Ito ay nangyari noong 19th century sa panahon ng Qing Dynasty at halos nasa 20 milyong katao ang nasawi dahil sa pangyayaring ito. Number 6. Grabe no nang usaping pangkapayapaan sa China no, kasi napakalaking bansa nila eh. Kung mahilig kayo sa history, malalaman ninyo panay ang pananakop no. Dumating pa nga sa punto na ang dami nilang mga empire no, mga dinastiya, tapos sila naglalaban. Sobrang tagal na kamit ng China ang pagkakaisa, yung maging unified mismo yung buong bansa ng China. Okay, tuloy na natin. An Lushan Rebellion. Ang dahilan ng rebellion ito ay upang pabagsakin ang Tang Dynasty sa China noong 755 AD hanggang 763 AD. Bagamat mahirap umanong tukuyin ang eksaktong bilang ng mga nasawi, sinasabing nasa halos 36 milyong katao ang nasawi dito, halos 2/3 ng populasyon ng Tang Dynasty. Number 5. World War 1.
Ito ay digmaan sa pagitan ng Allied at Central Powers, at tumagal ng halos 4 taon, mula 1914 hanggang 1918. Ang pangyayaring ito ay nagresulta ng mga nasawi na nasa halos 18 milyon katao, 11 milyon ang mga sundalo at 7 milyon ang mga sibilyan. Diyan nagsimula yung ano, mga utol, oh. Yun yung Soviet, mga utol. Diyan nagsimula maitayo yun sa World War I na yan. Diyan nagkaroon ng, nagsimula rin magkaroon ng kampihan ng mga bansa. Okay, tuloy na natin para hindi nga maulit, pero naulit ito ng World War II. Number 4. Taiping Rebellion. Isa na namang digma ang naganap sa bansang China, at ito ay sa pagitan ng Qing Dynasty at Christian Millenarian Movement of the Taiping Heavenly Kingdom. Batay sa mga eksperto, nasa halos 20 hanggang 30 milyon ang nasawi sa pangyayaring ito, bagamat hindi eksakto ang bilang ng mga datos na nakalap dahil na rin siguro sa kakulangan ng kagamitan. Isipin nyo, mga utol, lalos lahat ng pinakamalalang gera ay naganap sa loob ng China, okay, sa bansang China. Kasi nga ubod ng laki nila, tapos napakadaming namumuno. Noong mga panahon na yun, okay, di ba ibang dinastiya eh, di ba? Napakaraming empire, parang 7 o 8, hindi ko na matandaan, pero ganun. Tapos sila-sila nagigera kung sino magiging malakas, hanggang merong, sa pagkakaalala ko, merong isang imperyo na lumakas na lumakas hanggang masakop niya yung buo. Doon pala nagkaroon ng kapayapaan, pero after that meron na naman nangyari. After that meron naman nangyari. Ganun ang history ng China pagdating sa usaping pangkapayapaan, mga utol. Tuloy na natin. Number 3. The Qing Dynasty's Conquest of the Ming Dynasty. Sinasabing mula sa isang maliit na rebelyon sa bandang Northern China, ay nangyari ang isa sa pinakamalalang digmaan sa kasaysayan. Ito ay sa pagitan ng Qing Dynasty at Ming Dynasty. Grabe. Ito ay naganap mula noong 1618 hanggang 1683, dahil dito nasa halos 25 milyong katao ang nasawi. Hindi naman actually, hindi naman talaga sila tumitigil na maggera nung marami pa mga iba-ibang emperor kada doon sa lugar ng China, iba-ibang emperor. Kada nasasakupan, sila-sila talaga naglalabanan para yung makuha nila yung kabuuan ng kung sino yung pinakamalakas at sinong maghahari sa buong China. Ganon ang istorya talaga ng China sa madaling kwentuhan. Mga utol, tuloy na natin. Napakahaba kasi ng istorya ng China pagdating sa mga ganyan. Ilang dinastiya sila? 7, hindi ko na matandaan. Number 2. The Second Sino and Japanese War. Digma ang sinasabing naganap dahil lamang sa maliit na alitan ng Chinese National Revolutionary Army at Japanese Imperial Army sa Marco Polo Bridge. Hanggang sa humantong sa isang all-out war ang alitan ng dalawang panig, at nagresulta ng mga nasawi na hindi bababa sa halos 25 milyon na sibilyan at 4 na milyon na mga sundalo. So yung pagkalala ng gera, mga utol, ay dahil din sa dami na mga nasawi sa nasabing gera. O mapamilitar ito o mapasibilyan. Okay, dito sa war na ito, 25 million ang namatay o nasawi. Number 1. World War 2. Ang World War 2 ay sinasabing pandaigdigang digmaan sa pagitan ng Axis at Allied Forces. Ito ay naganap noong 1939 hanggang 1945. Dahil dito, halos nasa 70 milyon ang mga nasawi at mahigit 50 milyon dito ay mga sibilyan. Kabilang sa mga nasawing ito, ang halos 6 na milyong Hudyo na namatay sa kamay ng mga Nazi noong panahon ng Holocaust. Hanggang dito na lang muna ang And mga utol, yung panahon ni Hitler, no? Yung Germany, so yung pananakop sa atin ng mga Hapon, yan yung World War II. Hoy, grabe ang naging resulta nito. So sa kasaysayan pala ay ang World War II pa rin ang pinakamalalang nangyari na digmaan sa kasaysayan ng mundo. So yan ang pinipigilan ng malalaking bansa o ng mga powerful nations na mangyari ulit. Kaya nagkakaroon sila ng mga usaping pangkapayapaan o mga peace treaty, no? Yun. So sana wag na maulit na magkaroon ng World War 3 pa, dahil parang 'di ba, hindi naman ano eh, no? Ano ba, para saan ba? Agawan o palakasan o
palakihan na nasasakupan para makontrol ang mundo? Parang hindi naman kailangan. Pwede naman tayong mag-go exist lahat, no? Yun lang, mga utol. Pero gusto kong malaman ang inyong komento dito. Although, ang masasabi ko ay bitin, kulang sa impormasyon, yung video natin na featured. Okay, so maghahanap ako na medyo mahaba-haba nito. Okay, para mas kumpleto yung mga detalye yung kailangan natin. Kahit na brief lang, basta medyo talagang detalyado. Okay, mga utol, hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Prime Production. Okay, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kayo mag-iingat palagi. Keep safe, mga utol. God bless at saludo pa rin ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.